dala sa atin na Smart Bro Home Wi-Fi. So ang naging problema daw nito nagkakaroon ng signal pero no internet connection. Tapos ang napansin ko rin dito kung makikita nyo, nag-green light yung signal niya, tapos biglang magda-drop. Ayan, oh, bigla siyang nawawala. Tapos maya maya pag inobserbahan natin yan, magkakaroon na naman siya ng signal bar, tapos magda-drop ulit. So yan yung naging problema ng customer natin kanina, kaya nadala niya itong kanyang wifi. So nung pinagmasdan ko siyang maigi, naisip ko na subukan muna siya palitan ng SIM card. So tingnan natin sa dashboard niya para makita natin kung nagkakaroon na ng internet o nagda-drop yung internet connection niya. So ayan, oh, no service ang nakalagay sa kanya. So nawawala talaga yung signal niya. Pero meron siyang gumagana naman yung signal ng wifi pero no internet connection, no services dito pag nag-login tayo sa kanyang dashboard. So ang gagawin natin muna dito para malaman natin kung yung SIM card yung may problema or yung kanyang wifi, susubukan muna natin palitan ng SIM card para ma-identify natin kung alin ba yung sira, kung yung wifi or yung SIM card niya. So ayan, mapapansin nyo may signal na naman siya, tapos bigla yung magda-drop. Ayan, nawala na naman yung signal bar niya. Pero mapapansin nyo yung data connection umiilaw. Ayan, oh, pero wala siyang signal. Tapos sa kanyang dashboard, no service yung nakalagay. So kaya ang first move na gagawin natin, baka madali agad natin ito, papalitan muna natin siya ng panibagong SIM card. Kukuha lang tayo ng bagong SIM card niya, tapos testingan natin palitan. Tapos oobserbahan natin kung magda-drop pa yung signal niya o hindi. Kasi itong wifi, yung problema nito, seconds lang, tapos nagda-drop na yung signal niya, tapos babalik, tapos mawawala, tapos babalik, tapos mawawala na yung signal niya. So ang gagawin na natin, off muna natin yung wifi, and then remove natin yung kanyang SIM card na ginagamit ng ating customer. Ito yung kanyang SIM card. Papalitan natin itong kanyang SIM card muna. Magta-try muna tayo ng bago. Ito ang ating SIM card. So, susubukan muna natin itong kanyang SIM card palitan. Saka yung SIM card niya yung nagda-drop yung signal, kasi itong mga token text na ganito, lalo na kapag hindi mo naloloadan kahit lang 1 week, na nasisira ka agad itong mga ganitong SIM card. Parati ako nakaka-experience ng mga ganito, madaling masira yung mga ganitong SIM card. Mga pa-TM, TNT, maliban na lang sa Smart na SIM at saka Globe, matitibay sila. So hindi sila basta-basta nasisira. So ito yung ating bagong SIM card. Ikakabit na natin siya sa Wi-Fi. Okay, tapos power on natin. And then, observahan natin ngayon kung magda-drop yung signal niya. So ayan, naka-standby na siya. So naglo-loading siya para naglo-loading siya para sa kanyang startup ng wifi. So antayin lang natin mag-stable yung kanyang data, tapos obserbahan natin kung magda-drop pa yung kanyang internet connection.
So ayan, nag red light na yung data. Antayin na lang natin mag green yung signal bar niya kung magdiretso na yung kanyang internet. O yun, kung mapapansin nyo, nag green light na yung kanyang signal bar. So observe natin, ayan, gumagalaw na yung ilaw ng kanyang data, nag blink na yung ilaw, yung kulay white na ilaw. Ayan, makikita nyo, ibig sabihin nakasagap na siya ng stable na signal nun. Yung kung mapapansin nyo rin, yung kulay green na signal bar hindi na nawala. So mukhang nasa SIM card nga yung naging problema na itong wifi. Mamaya silipin natin sa dashboard niya kung hindi na magdadrop. Obserbahan muna natin dito, titingnan natin kung mawawala yung kulay green na signal bar. So mukhang hindi na nawala, tuloy-tuloy na yung kanyang green, hindi na nagdrop. Samantala kanina, kung titingnan natin, nagda-drop yung kanyang signal. Madalas segundo lang nadadrop na, nawawala na kagad yung kanyang green light ng kanyang signal bar. Ayan ang mga yung kanyang data, green light, hindi na siya nag-drop. So mukhang nag-stable na talaga yung kanya signal, no? So tingnan natin sa dashboard kung meron na siyang IMEI at saka kung hindi na nag-drop yung kanya signal. So login lang tayo dito. Smart Pro din yung password. Click OK. So yan, may mapapansin nyo yung signal niya, lumabas na yung kanyang LTE Smart. So hindi na nag-drop yung kanyang internet connection, hindi na nawala yung kanyang internet. So yan, nagawa na natin ng paraan itong kanyang wifi. So ang naging problema nga ay yung kanyang SIM card. Sana meron kayong nakuhang idea sa mga wifi nyo kung napansin nyo na biglang nagda-drop yung signal.